Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. Kung bago ka sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot din po ng bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo kung may mga bago po ako upload ng mga bagong video. So for today's episode, magluluto po tayo ng isa po sa pinaka well-known na recipe sa Visayas at sikat rin po ito dito sa Maynila. So magluluto po tayo ng beef balbakwa. Ang balbakwa po ay marami po kayong variation at pwede po kayong gumamit ng buntot ng baka, pwede rin po kayong gumamit ng beef ligament o yung mga litid. So for this recipe, gagamit po tayo ng beef skin o yung balat po ng baka. So without further ado mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng balbakwa. So marami pong version yung paggawa po ng balbakwa. Mayroon pong iba-ibang pamamaraan. Iba po yung balbakwa sa Maynila, iba pong balbakwa sa Bisaya, iba rin po yung balbakwa sa Iloilo. So yung gagawin po natin ay standard po na pagluluto ng balbakwa. Sinisigurado ko po sa inyo na talagang masarap po ang aking recipe na aking i-share sa inyo. So, ang ating ingredients for today's recipe is, unang-una, this is 1 kilogram of beef skin. So, ito po ang balat ng baka. So, ginawa ko po dito is pinakuluan ko po muna ng about 10 to 15 minutes para lumabas po yung kanyang amoy at yung kanyang scums. Kasi, ang balat ng baka, kailangan po pakuluan po na natin para matanggal po natin yung mga dumi po dyan sa loob. Katulad po ng aking ginawa dito at tinatanggal ko po yung mga fats sa loob. Kasi kailangan yung sabaw po ng ating balbakwa is malapot pero hindi po mamantika. So yung magbibigay po sa kanya ng lapot, hindi po yung maglalagay kayo ng slurry o pampalapot. Kasi po yung balat ng baka ay mayroon pong natural collagen. Yan po yung magbibigay sa kanya ng malapot na texture sa kanyang sabaw. Hiwain po natin to ng pa-kwadrado or yung bite size. Depende po kung gaano po kalalaki yung gusto nyo. So gagamitin po tayo ng mga sumusunod na ingredients. This is 5 cloves of mince garlic. 2 tablespoons na mince ginger. 2 medium size na red onion. Gagamitin po tayo ng beef bouillon cubes, 3 stalk ng lemongrass or tanglad. Ito naman pong magbibigay ng kakaibang aroma sa ating balbakwa. Gagamitin po tayo ng 1 big bell pepper. Okay? Pwede po kayo maglagay ng green or red bell pepper. Nasa sa inyo po yan kung ano pong gusto nyong ilagay. Gagamitin po tayo ng anatto seeds. Okay, ito po i-dilute natin or ibababad natin mamaya sa tubig para makuha po natin yung kulay at yan po yung magbibigay ng attractive color sa ating pong balbakwa. So yung iba naman naglalagay po ng tomato sauce. Okay, yun po yung ginagawa nilang pampakulay or naglalagay ng ketchup. So sa akin, gawin nating natural yung kanyang flavor. So we need only anatto seeds or anatto powder. So gagamitin po tayo ng pork and beans. Ito po yung magbibigay ng linamnam at the same time will add also some attractive color at yan din po tutulong para maging sticky po at lalong lumapot yung ating sabaw sa tulong po ng ating pork and beans. But again, this is an optional ingredients. Or gagamitin po tayo ng ground black pepper at salt. So sa paglalagay po ng salt, kayo na lang po magtantya later on. Gamitin po pala tayo ng sibot. Ito po ay nabibili sa grocery store o sa local market po natin. Ito po ay magbibigay ng kakaibang aroma. Kung wala po kayong sibot, pwede po kayong mag-substitute ng star anise. Okay, para po additional aroma po sa ating magagawang balbakwa. Okay?
So for this recipe, gamit po tayo ng pressure cooker. So kung gagamit po kayo ng pressure cooker, it takes about 30 or maximum ng 45 minutes siguro bago natin talagang mapalambot natin yung ating baka. So first, maglagay po tayo ng about 3 tablespoon na mantika. So sa pagluluto, hindi po palagi inuuna yung bawang o sibuyas, sometimes inuuna din po natin yung luya. Mas maganda kasi ma-extract natin kaagad yung luya para lumabas po ang aroma. Lalo na po sa mga malalansang lutuin, kailangan po naunahin natin yung ating luya. And then isunod na po natin yung ating bawang. And then isunod na po natin yung ating red onion. So hindi ko po nasali pala dito yung sa aking mga ingredients, yung ating scallion or ating spring onion. But later on ho, kukuha po tayo doon sa rooftop. Mayroon po akong tanim doon. Ilagay po natin as garnish, as additional aroma. And then after po na mag light brown na po yung ating bawang at mag translucent na po yung ating sibuyas, ilagay na po natin yung ating nanghiwang balat ng baka. So iniwa ko na po ito ng medyo bite size, katamtaman lang po. Depende po yan sa inyo kung gaano po kalaki ang gusto nyo hiwa. So ito po, tamang-tama lang po yung hiwa niya, hindi po siya masyadong maliliit at hindi rin po masyadong malalaki. And then maglagay po tayo ng salt, a pinch of salt, at black ground pepper para kumapit na po sa ating balat ng baka yung sesame. So yung gagawin ko sa nanaluto dito, yung style po namin sa Iloilo, which is parang nilaga lang siya. Nalagyan lang po ng batuan, and then lagyan po ng mustasa or pechay. Ganun lang po sa amin kasi pag nagluluto po kami ng ganitong putahe. So unluckily, nag-ikot pa ako, wala po akong mahanap na batuan. So nag-iba po ako ng plan. So ito pong version na ito ay ginagawa ko rin po, standard po ito na pagluluto ng balbakwa. So on my future vlogs, kung makahanap po ako ng batuan, i-share ko rin po sa inyo yung sarili naming version sa paggawa po ng balbakwa sa Iloilo. Okay? So sa paglagay ng tubig, kayo na lang po magtantya. So siguro ito, ilagay ko dito about 7 cups na tubig. Ang importante lang naman yan is mapalambot natin yung baka, so we can add more water later on kung sa tingin po natin ikulang po ang nilagay nating tubig. So mas masarap po dito kung meron po kayong soft tucks na nakahanda. And then isama na po natin sa ating paglalaga ito pong ating anatto seeds na binabad po natin sa 1 cup of hot water. So ilagay na po natin dyan. So ito naman po yung magbibigay sa kanya ng attractive color. So yung iba po naglalagay ng ketchup or tomato sauce or tomato paste. And then ilagay na po natin yung ating tanglad. So yung iba po dito ay naglalagay pa po ng black beans. So again, nasa sa inyo po yan. Iniwan ko po sa inyo yung discretion kung ano pong gusto nyo ilagay na pampalasa. So after po na malagay na po natin yung ating lahat na mga ingredients, takpan na po natin yung ating pressure cooker. So pakukuluan po natin to yung ating balat ng baka for about 30 minutes. Okay? Kung gumagamit po kayo ng ordinary lang na kaserola, it will take about 3 to 4 hours bago po lumambot po yan. But mas maganda po mag-invest po kayo ng pressure cooker. Hindi naman po masyadong mahal yan. Very useful po yan sa pagluluto, lalo na po sa mga matitigas na karne o sa mga matitigas na lutuin katulad po nitong ating niluluto. So balikan po natin ito after 30 minutes at ipapakita ko rin po sa inyo yung proper na pagtanggal o pagbukas ng pressure cooker para hindi po kayo maiwasan po natin yung aksidente. Okay? So mga katropa, after 30 minutes na paglalaga ng ating balat ng baka, i-check po natin kung malambot na po yung ating nilalaga. Ituturo ko po sa inyo kung paano po yung tamang pagbubukas at safety na pagbukas ng inyong pressure cooker. Delikado po kasi gumamit ng pressure cooker pag hindi nyo po alam gamitin. So para po ma-educate naman po kayo at may matutunan po kayo sa tamang pagbukas
ng inyong pressure cooker in safety manner. So ito po muna, isabihin ko po sa inyo yung kanyang mga parts. This is tinatawag na vent pipe o tinatawag na pressure regulator. So ang trabaho po nito, ito po'y gumagalaw. Yan po. Yan po yung nagre-regulate ng init para hindi po siya sumabog. Pag sobrang init na po siya, so ang steam po ay kusa po siyang lalabas dito. So sometimes, yan po yung maririnig nyo na maingay. So habang naglalaga po kayo, ay maingay po yan. Minsan po iba po, gumagalaw po yan. Yan. Ito po ang dalawa na ito, isa din po yan sa pressure regulator din po yan. Halos sa magparehas lang po yung trabaho nila. Ang tawag naman po nila dito is over pressure plug. Ito po, over pressure plug po ito, itong dalawa na ito. So ito naman po dito, marinig po siyang singawan dito. Ang tawag po dyan is air vent cover lock. Yan po. Yan po ay umaangat. Pag nagkaroon na po siya ng pressure sa loob, mayroon po siyang gasket yan sa loob. At parang mayroon po siyang nakausli na bakal na at nagkaroon na po siya ng pressure, kusa po siyang magsasara. So pwede niyo pong tusukin yan ng toothpick o kahit anong panundot para makita niyo po yan, malalaman niyo po. Ayan po, ayan po. Ayan ho. Pwede po kayo magpasingaw dyan. Okay po, pwede po kayo magpasingaw dyan. Since na ito po may pressure pa, hintayin nyo po muna na lumamig po ang inyong pressure cooker at least mga 10 to 15 minutes. Yan po yung pinaka safety na pamamaraan. So kung hindi po kayo, hindi nyo na po mahintay yung 10 to 15 minutes, pwede nyo po itong galaw-galawin. Ito po kayo magpasingaw ng dahan-dahan. Ayan o, angat nyo lang po yan. Hintayin nyo po na mawala yung pressure bago nyo po buksan ang inyong pressure cooker. So hintayin po natin ito na maubos po yung pressure niyan, and then mag-cool down po yung ating pressure cooker itself, and then tsaka po natin bubuksan yung handle, okay? Huwag nyo pong buksan kaagad yung inyong pressure cooker dahil unang-una hindi nyo rin po babubuksan yan kahit po pwersahin nyo. Buksan na po natin yung ating pressure cooker. So before po tayo magbukas, i-share ko po sa inyo yung tamang pamamaraan in safety manner po kung paano nyo po buksan ng safe yung inyong pressure cooker. So first, tanggalin nyo lang po itong inyong, pag wala na po kayong naririnig na ingay, ibig sabihin po malamig na po yung loob niyan, and then tusukin nyo po dito yung pressure lock dito po sa kanyang handle. Pwede nyo pong tusukin yan. Pag tinusok nyo po na wala na pong lumalabas na steam po dyan, ay okay na po yung ating pressure cooker. So buksan na po natin mga katropa para ma-check po natin yung lambot ng ating nilagang balat. Okay, so ang tamang texture po dito, hindi naman po siya sobrang lambot, kasi pag sobrang lambot po ay madudurog po siya. Tama lang po na medyo may firmness lang po siya ng konti, pero hindi rin po siya matigas. Yung tinatawag po ng katamtaman lang, okay? So tignan po natin. Okay, so inyo po nakikita, tamang-tama lang po yung sabaw na nilagay natin. So check po natin yung lambot ng kanyang ng ating balat ng baka. So kukuha po tayo ng isang piraso, and then check po natin yung doneness niya. So malambot na po siya. Ayan ho, malambot na ho. So tamang-tama lang po yung kanyang lambot. Hindi po siya sobrang lambot. At the same time, tamang-tama lang po na may kunting firmness pa po siya, para hindi naman pangit naman po kasi na sobrang lambot po, kasi madudurog na po yung ating balat. So mga katropa, ilipat natin ito sa isang malaking pan. So mga katropa, tamang-tama lang po yung kanyang lapot at yung kanyang lambot. At gaya ng sabi ko, ang balbakwa po ay kusang lalapot po yan. Gawa po yan ng collagen. Natural collagen po yan na nagagaling po sa balat ng baboy. So kung inyo po napapansin, wala po akong nilagay na thickening agent po dyan. Natural collagen po ang maglalapot sa kanyang sabaw. So after po nakumulo, ayan po, nakikita nyo na, yan po yung sibot na nilagay natin. O tinatawag nilang tungkoy. Okay, so yung sibot po, yan po, nilalagay din po yan sa mga mami, okay? Yan, isa din po yan sa nagpapabango ng ating mga niluluto. At readily available po yan sa grocery store or di kaya po sa local market dito po sa atin. So after po na kumulo na po ulit yung ating sabaw, ilagay na po natin yung ating beef
nor cubes, okay? At kung naglalagay po kayo ng ano po bang seasoning na nakasanayan nyo, kayo na po bahala magtimpla. So, tikman po natin at adjust natin yung kanyang lasa. So, after po na, malagay na po natin yung ating beef cubes. Ilagay na po natin yung ating pork and beans, okay? Ito po ay additional po ng lapot at the same time, yan po ay magpapasarap sa ating balbakwa. So again, this is an optional. Kung ayaw nyo po maglagay ng pork and beans, nasa sa inyo po yan. Wala pong problema dyan. So mga katropa, ito na po yung ating balbakwa. Almost done na po siya. Tingnan nyo po yung texture mga katropa. Tamang-tama lang po. Masarap po ito dahil sobrang lapot po siya. At huwag nyo po masyadong pakatuyuan po yung kanyang sabaw kasi yung balbakwa po, ang karakteristik po niyan, pag lumamig po siya, parang po siyang kare-kare na nagtitiken po at natutuyo yung kanyang sauce o kanyang sabaw. So, tamang-tama lang po yung ganitong texture na meron po siyang sabaw. Huwag nyo po masyadong pakatuyuan at pwede po kayo maglagay dito ng siling labuyo kung gusto nyo po medyo maanghang o medyo spicy. So, dito po sa amin, dahil hindi lang po ako ang kakain dito, so hindi na po ako maglalagay ng siling labuyo. So instead po, ang ilagay ko po dito, ito po yung ating red bell pepper. Okay? So again, kung gusto nyo po, medyo spicy po siya ng konti, you can add small hot chili. Okay? Para gusto nyo pong maanghang ang inyong balbakwa. So ito po, sa pagtatapos, ilalagay na po natin. And then, stir lang po natin ng mga ilang minuto na maluto lang po yung ating bell pepper. Panghuli po natin, lagyan po natin ng spring onion. Okay, bago po natin ilagay sa ating serving bowl. So mga katropa, salamat po sa inyong panunood sa aking YouTube channel at salamat po sa lahat po ng inyong walang sawang pagsuporta. At sana po nag-enjoy po kayo. This is Chef Angel, nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!